Welcome sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga videos na i-upload ko na katulad nito. At paki-click yung bell. Kumusta kayong lahat? Kaya ito naman ang gagawa naman tayo ng story galing sa comics, galing sa Shocker Comics. At huwag kalimutan natin ang pag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-click yung bell para updated tayo sa mga videos na i-upload ko na katulad nito. At paki-like ang ating Facebook page. Kaya nandun ako, nag-upload ako ng mga comics para makita ninyo yung mga paki-like ang ating page, Facebook Comics Addict, Pinoy Comics Addict. Kaya babasahin natin ngayon mula sa Shocker Comics. Title: Dream Comes True ni Vincent Pua, and Nightmare Trailer Present Dream Comes True. Babasahin na natin. Matagal nang uhaw sa lalaki at tuyot na katawan ni Remedios Magdala. Pero hindi siya ang tipo ng mga babae nagpapakungay ng mata sa mga matitipuhang lalaki. Araw-araw siyang naliligo dahil si Remedios ay isang matandang dalaga na hindi pa nakatikim ng lalaki dahil sa kanyang mukha na pangit. Kalimitan nga ay inaharapan pa ng iyon ng mga ito ng pinagsusupladahan sa takot na mahalata siya ng mga ito. Ilan lamang iyon sa mga dahilan kung bakit siya tumatandang dalaga. At pumunta siya sa palengke. Doon siya may nangagmay nagsigawan din sa palengke. Nagsigawan yung mga nagbibinta ng talong-talong para sa mga misis na nagtatrabaho sa Saudi. Pwede rin pang torta, pakbit at pangsinigang. Nilapitan niya ang tindera at tinanong niya, "Magkano ho ang talong ninyo?" Yun ang sabi ni Reme. Yes. At palungkot ang mga gabi ni Medios dahil hindi siya kontento sa talong. At nung umaga, uripot si Medios dahilan para maipunan niya ang kinikita sa pagtuturo ng matematika. Sitingil niya ang kanyang kapatid at nagsabi ito, "Babayaran ko din naman ang inuutang ko sa iyo, Medios." At sumagot naman si Medios, "Hoy, Tasya, magkapatid nga tayo, pero hindi ibig sabihin nun ay papayag na akong maging palabigasan ninyo." Ganyan ang ugali ni Medios dahil siya ay matandang dalaga. May mga gabing tuksong-tukso na umupa ng lalaki si Medios. Ngunit kung uupa naman ako, baka magkataon may sakit pa yung makuha kong lalaki. Madisgrasya pati ako na pakalaking kahihiyan. Hanggang dalhin ni Medios ang kanya mga paa sa isang crepe shop. May nakita siyang ribulto. Napakakisig na ribulto. Napakaganda
ng pagkakaukit sa katawan. Parang tuong laman na mainit at malambot ang katawan. May pagnanasa si Medius sa ribulto. At ang mukha parang nagsusumam, parang nagmamakaaw. Parang nakiusap na siya, yakapin at alikan ko. Yun ang sabi ni Medius. Ngunit nilapitan siya ng may-ari. Sa gabi parang lalong nalulungkot ang ribultong iyan binibini. Para siyang naghanap ng kaluluwang dadamay sa pangungulila niya. Yun ang sabi ng may-ari. At nagsabi naman si Medius, wala akong pakialam sa nangungulila na estatuwang ito. Ang kailangan ko'y isang bagay na maidekorasyon sa tabi ng swimming pool ng aking lula na nagbabagay din sa kanyang halaman. Yun ang sabi ni Medius at tinanong niya ang may-ari. Magkano ang ribultong ito? Nabili ni Medius ang ribulto at dinala sa kanyang kwarto. Patay ng lahat ng mga lola ni Medius, walang swimming pool at wala ring halaman sa loob ng kanyang kwarto ang ibig sabihin ni Medius. Parang baliw na pinaghahalikan ni Medius ang ribulto sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, sa labi, sa dibdib, sa pusod at kita. At biglang may napansin si Medius sa kanyang katawan. Parang tumitigas ang aking laman. Yun ang napansin ni Medius sa kanyang katawan. Patuloy sa pagtiktak ang tamad na orasan. Umaga. Biglang nagsalita ang ribulto at may sinabing, nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Nagtungo sa kusina ang lalaki at uminom ng tubig. At si Medius naman ay patuloy na tumigas ang buo niyang katawan. Naiwan si Medius sa kwarto na isa ng ribulto. At nagsabi ang ribultong lalaki, nakakaalis din ako sa sumpa. Pero sa kapangitan niya, sino ang matutukso sa kanyang humalik at yumakap para siya makalaya sa sumpang tulad ko? Ang yun pala, ang si Medius ay naging ribulto. Ang tanong, kung may maghahalik ba sa kanya na sa kanyang ribulto dahil siya ay pangit at hindi na maganda dahil sa kanyang katayuan na matanda na. At yun, nagtatapos ang ating kwento na comic galing sa comics na Shocker Comics. Nagkrosa. At salamat sa pag-views sa ating video. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Awata Production TV. Like, share, and comment. At paki-like ang ating Facebook page, Pinoy Comics Addict. Nandun yung mga comics ina-upload ko araw-araw. Salamat sa inyong
sa panonood, sa video at pakikinig sa story nito sa Shocker Comics.